Magandang araw mga kapatid, nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Mayroon tayong iba balita ngayon tungkol kay BBM. Ang sabi dito sa Manila Times, dated January 16, 2022, ay si Bumbong Marcos ay naghanap ng COVID test funds for workers, mga kapatid. Tignan nyo kung paano mag-isip si Bumbong Marcos. Talagang iniisip niya lahat ang kalagayan ng mga ating mga manggagawa, lalo na yung mga overseas workers, mga kapatid. Sabi dito sa balita, the former Senator Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa gobyerno para mag-allocate ng Rt-Pcr test para sa local at saka overseas workers, mga kapatid. Ito talaga ang dapat, karapat-dapat na maging Pangulo ng Pilipinas kasi siya ay proactive. Iniisip niya ang kapakanan ng bawat Pilipino, lalo na po sa mga manggagawa, local at sa overseas. Ang sabi pa ni BBM, mga kapatid, malaki ang nagiging problema ng ating mga manggagawa dahil sa paghihigpit ng mga kumpanya upang mapangalagaan at siguraduhing ligtas ang lahat. Sabi pa niya, napakabigat para sa manggagawa na pasanin ang halaga ng RT-PCR, lalo na sa panahon nito na patuloy pang gumagapang ang ekonomiya, sabi niya, mga kapatid. Si Marcos ay tumatakbong pagkapangulo sa darating na Mayo 2022, mga kapatid. Ang presyo pala ng RT-PCR o reverse transcription polymerase chain reaction is ranging from 1,000 to 3,000 pesos. Napakabigat nga para sa mga kasama natin manggagawa, mga kapatid. Batid nating nanawagan na ang mga manggagawa ng libreng RT-PCR test, ngunit sa kasamang palad ay hindi ito matuunan ng pansin sa kung anong mga kadahilanan. Kaya naman nakikiisa tayo sa panawagan ng paglaanan ng pundo. Yun, paglaanan ng pundo ang RT-PCR test, mga kapatid. Lalo na ang dole, Department of Labor Unemployment. Ang bagay na ito, sabi ni Bumbong Marcos, the workers keep the economy moving. They are the backbone of every society. It is only right, therefore, that we give them the proper respect by taking care of their welfare, pandemic or not. Yan, sabi ni BBM. So, siya talaga ang karapat-dapat na maging Pangulo. Yung mga ibang kandidato, mga kapatid, alam naman natin na wala silang ganitong pag-iisip, di ba? Ang iniisip nila yung paano siraan si BBM. Ang iniisip lang nila kung paano manalo. Samantalang ito si BBM, mga kapatid, nakikita naman natin, di ba? Lalo na po, nung panahon ng Udet, di ba? Yung binagyo sa mga Bisaya sa Kamindanao. Wala pa pong bagyo, nandun na yung mga ayuda, nakaprepare na para sa kanya. Ang sabi pa ni Marcos, mga kapatid, kung pinalad siyang magiging Pangulo sa darating na halalan sa Mayo, kailangan makita niya ang kapakanan, magandang kapakanan ng mga manggagawa. Sabi pa niya, boss, sabi niya, dito sa Pilipinas at sa abroad, kailangan i-prioritize. Nabigyan ng enough contingency funds for any unforeseen problems that may arise. Yan ang sinasabi ko. Alam ko po ang dinadanas na hirap at sakripisyo ang ating mga manggagawa. Magiging kaagapay po ninyo ako sa inyong mga adhikain at titiyakin natin na lagi tayong magkakaroon ng kasagutan sa anumang problema ang ating kahaharapin. Yan po ang pahayag ni BBM. So, magpasalamat tayo, mga kapatid, at mayroon tayong kandidato na tinitingnan niya yung kapakanan ng bawat manggagawa sa Pilipinas man o abroad. Kaya huwag nga natin pakawalan pa ito, mga kapatid. Bihira ito. Bihirang kandidato si BBM. Na ang kanyang pakay ay napakaganda para lang para sa bansang Pilipinas, para sa ating manggagawa at hindi lang sa abroad, kundi pati po sa local. So, yan lang po. Maraming salamat po, mga kapatid. Again, George R. Vlogs. Huwag pong kalimutan mag-subscribe. Mag-comment sa ibaba.
huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify tayo pag mayroon akong bagong upload na video o kaya magla-live stream po ako. Maraming salamat po. Again, George R. Vlogs. Stay safe and healthy. God bless everyone.